Mga kapatrol, meron tayong matinding balita. Ilang araw pa lang na nag-say goodbye si Kai Soto sa Yokohama B Crusaders ay according sa ating source ay meron ng maraming offers and fillers ang ipinabot sa kampo ni Kai and they are serious. Hindi lang ito isang team, kundi multiple teams, especially galing sa Japan B League na gustong hatakin nila si Kai Soto sa kanilang team. Sigurado nang out na si Kai sa Yokohama at pati na sa Hiroshima sa ngayon. Take note mga kapatrol, sa ngayon yan ha, pero that doesn't mean na hindi na magbabalik si Kai Soto sa Yokohama when in fact, isa pa rin ang Yokohama at ang Hiroshima na may gusto na kunin si Kai next season. In fact, it is expected na dadami pa ang mga Japan B-League teams ang mag-aagawan sa kanya, especially coming out from a breakthrough season. At itong breakthrough season na to ni Kai, mga kapatrol, ay isa rin dahilan kung bakit marami pa rin, take note, marami pa rin, ang gusto sa kanyang services. Dahil kung sa ibang players pa yan, na dalawang beses nang na-reject sa NBA, eh wala nang pumapansin sa kanila. Pero si Kai, marami pa rin siyang natatanggap na invites galing sa mga NBA teams. In fact, according sa ating source, ay posibleng aabot sa 5 o 6 na mga NBA teams ang sasalihan ni Kai sa mga minicamps and workouts ngayong June sa US. So it just shows na malaki pa rin ang potential ni Kai and at age 22 ay nagsisimula pa lang siya na gumagawa ng ingay sa NBA. Sa lakas ba naman na pinakita ng ating idol sa Japan B League at sa mga FIBA games ay siguradong makakarating talaga sa NBA ang magandang balita sa mga dominating performance niya at ang kanyang napakalaking development. So in other words, malaki ang chance ngayon ni Kai na makapasok sa NBA. In fact, isa siguro sa dahilan kung bakit hindi pa pumirma si Kai sa Japan B League ay waiting game muna sila dahil alam ng mga Japan B League teams na malaki ngayon ang chance ni Kai na makakapasok sa NBA. Kaya it is understandable kung bakit wala pang kontrata si Kai. Pero ang importante ay ang daming choices niya, pero ang NBA pa rin ang kanyang priority. Matindi ito dahil sa dami ng options ni Kai ay wala siyang ka-pressure. Dahil kahit hindi pa siya makakapasok sa NBA, eh merong maraming teams sa Japan na naghihintay. Not to mention, baka meron pang papasok galing sa Europe at pati sa NBA G League. Kaya kitang-kita mo sa mga mata ngayon ni Kai ang saya kahit na alam natin na pawis at dugo ang kanyang puhunan sa bawat training niya at workouts at grabe pa ang sakripisyo na pinapakita ni Kai. Pinakita niya ang kanyang matinding determinasyon na makukuha ang kanyang ultimate dream of playing in the NBA. Lingid sa kaalaman ng lahat na ang daming sinakripisyo ni Kai na hindi niya nagagawa katulad ng mga ginagawa ng kanyang mga ka-age group. Kai Soto finds happiness and satisfaction sa kanyang paglalaro ng basketball at kung makakamit niya ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA this year, ay ito na siguro ang kanyang pinakamatamis na tagumpay so far. Pero the sad reality ay walang control si Kai kung ano ang plano ng mga NBA teams sa kanya. Kaya ang kontrolado lang niya ay ang kanyang pag-ensayo, pagpapalaki ng katawan, and to make sure palagi siyang healthy. Iwas lang sa injury at siguradong abot kamay na ang kanyang NBA dream mga kapatrol. Kung kailan man ito mangyayari ay hindi natin masasabi pero based sa mga signals ay positibo naman lahat at mas lumalaki ngayon ang kanyang chance na makapasok sa NBA. At balitang NBA naman, ang clutch 3 ni Jaylen Brown ang nagpatigil sa Indiana Pacers habang dinagat ng Boston Celtics ang Game 1 mula sa Indiana Pacers sa overtime. Ang Indiana Pacers ay mukhang may upset na sa Game 1, ngunit may ibang plano si Jaylen Brown. Ang Boston Celtics All-Star ay pinatahimik ang Pacers sa isang three-pointer sa huling segundo ng laro upang itabla ang Game 1 ng Eastern Conference Finals sa 117-all. Ang laro ay umabot sa overtime kung saan nanaig ang Boston Celtics sa score na 132-128 upang makuha ang 1-0 na kalamangan sa serye. Nangunguna ang Indiana Pacers sa score na 115-110 nang malapit nang matapos ang laro
at mukhang kontrolado na nila ang sitwasyon. At sa 117 to 114 na kalamangan sa natitirang 10 seconds ng laro. Ngunit na turnover ang bola sa isang pabayaan na inbound pass na nagbigay ng bagong buhay para sa Boston Celtics at lubos na sinamantala ito ni Jaylen Brown. Sa harap ni Pascal Siakam, nagpakawala si Jaylen Brown ng isang three-pointer mula sa corner na pumasok ito sa net sa may 5.7 seconds na lang ang natitira upang matiyak ang dagdag na oras para sa overtime. At nakapagtala si Jason Tatum ng 10 points kabilang ang isang three-pointer sa natitirang 42.8 seconds upang palawigin ang kalamangan ng Boston Celtics sa 127 to 123. At mula roon, kinontrol ng Boston Celtics ang laro na nagpakita ng dramatikong palitan para sa parehong koponan. Lumabas ang Boston Celtics na may maagang kalamangan sa seryeng inaasahan nila na kanilang mapapanalunan. Ang Indiana Pacers naman ay umalis na may mapait na karanasan matapos sayangin ang isang gintong pagkakataon na makuha sana nila ang 1-0 na kalamangan laban sa pinakamahusay na koponan ng NBA mula sa regular season bilang number 6 seed sa Eastern Conference. At sa larong ito, sila ay may 53.5% sa shooting from the field at 37.1% from the three-point line. Ang huling turnover na nagbigay daan sa three-point heroic ni Jaylen Brown ang naging defining play ng gabi para sa Indiana Pacers. Ang Indiana ay may hawak ng bola sa backcourt sa isang inbound play sa may 10 seconds na lang ang natitira at si Andrew Nembhard ang nag-inbound at unang tumingin kay Tyrese Haliburton sa baseline. Sa pagdikit ni Jrue Holiday kay Haliburton, si Nembhard ay tumingin kay Pascal Siakam na tumakbo ito papunta sa basket. Ngunit si Jaylen Brown ay mabilis na sumunod at nagawa ang play sa isang soft pass ni Andrew Nembhard. Tumalbog ang bola mula sa kamay ni Siakam palabas ng bound na nagbigay daan sa mapagpasyang three-pointer ni Jaylen Brown. Ang turnover na yon ay isa sa 21 turnovers ng Indiana Pacers sa gabing yon kung saan ang kanilang opensa ay napakaganda. Ngunit ang mga pagkakamali ay sa huli nagdulot ng pagkatalo ng Pacers sa laro. Tatlong beses pa nilang na-turnover ang bola sa overtime kabilang ang dalawang beses sa huling 1 minute 2 seconds na lang. At si Jason Tatum ay umascore ng game-high 36 points at meron pang 12 rebounds and 3 steals. Siya ay isa sa tatlong players ng Boston Celtics na may hindi bababa sa 26 points, 7 rebounds and 3 steals. Si Jaylen Brown ay may 26 points, 6 rebounds, 5 assists and 3 steals. At si Jrue Holiday naman ay nag-produce ng 28 points, 8 assists, 7 rebounds and 3 steals.